Sports style muna sila. Pero heto na, naupo mga kaibigan. Welcome to the Land of Dawn, Brew Crew, H2H versus Peso Production. Kami nga palang Kamote Tandem, pakilala lang namin to. Enrico for Thumbs, oops. Katakuri for Kimi, Vin naman for Hylos, Janchi for Cecilion, at Zild naman dito for Ikaja. Ito naman sa ating red side, yun ang Peso Production. Ming ang gagamit na Esmeralda. Gabo naman with this Grock. Solenia para sa isang Valir. Lavarba for this show. And Kari ang gagamitin ni Voight. Yun. Tulad na sabi namin ni Ate Shanti kanina, eh, this is the perfect time para magpakitang gilis na kayo, mga kaibigan, for Just ML. So malay nyo, sooner or later, isa kayo sa mga kalaban ng NXP Predator Solid, ng Blacklist International. Oo, oh, by the way, Shanti, update kita. Sumali ang execution nga pala sa ano, sa Just ML Cup. Oh, okay. So mainit ang mga magiging laban natin sa Just ML Cup, guys. Pagkatapos itong Community Cup, may cup naman, may Just ML Cup naman. Basta Rubaso, cup, guys. Rubaso. Basta cup ko lang, nalang cup noodles, magkabali pa tayo na sasabihin cup. Delikado 'yun ah. Oh. Pero ito nag-comment si ano, si Jeff De Leon Caravana, sila daw 'yon. Hindi ko lang alam kung anong team, pero under new management daw sila. Yung alin, anong team to? Yun nga, hindi niya sinabi. Sabi niya, kami yan, Fafa Zeus, under new management. So, hulaan na lang natin, guys, kung Brew Crew ba sila or Peso Production. Oh, okay. Shoutout sa'yo, Jeff De Leon Caranto. One-year anniversary follower na din siya. So, ayan, shoutout sa'yo. So, eto na, mga kaibigan, tingnan natin kung alin dito ang team ng mga sinusuportahan din ng ating viewers. Pwede niyo i-comment dyan below, pero don't forget to type in exclamation point notify na rin as well. Ayan. So, eto na, naupo. Tamang ano lang muna din, tsambahan. Oo. Kumaga tamang ano muna dito, pakita ng damage, saka kung sino yung pwedeng petchayin na tore, automatic deal agad ng damage. So far dito ah, usually kasi mga 2 minutes, nakikita natin mga first blood kasi doon nakikita yung rotation. Pero sa dalawang teams natin, hindi sila yung nagpo-form on rotation, gank papunta sa taas or nagiging forman yung formation nila. So for these two teams, medyo maingat sila pagdating dito sa kanilang ano, kanilang ginagawang damage against the enemy team. Pero kita na atin dito si Vin. Naku, halos wala na buhay na stun pa dito, pero may revitalize naman. Pero flicker in plus the wave of the dragon. Ayun, wave pala. Wave. First blood. Grabe nga din naman yun. Medyo naligo pa sa damage si Vin eh. Naglagap na paglaglapag kasi siya ng revitalize. So inistayan niya pa. For that, napasok tuloy siya ni Cho. At di ko rin napansin ha, na nag-level 4 na pala si Cho dun. Kaya pala din malakas ang loob. So, nice move there from Peso Production. Medyo sneaky move target sila, pero wala nang buhay din dito si Solenia. Naupo! Pero hindi tatama. Ay! Naupo! Meron dito sa abila. Ala! Hindi pa rin tumama, guys. So sayang. Pero kita natin dito, Janchi. Finishing off that play against Peso Production. Pero sayang, kanina sakto yung pagkagamit na ng ulti nung ano, nung Valir, tas flicker out. Kaya hindi tumama yung ano, Divine Judgment dito ni Paring Kaja natin for Team Brew Crew. Pero anyways, guys, 1-1 ating score. And kita natin, meron ng turtle na up for this objective para sa dalawang teams natin. For this one, Peso Production ang lumalamang pagdating sa gold. Exactly. So, sayang lang, tulad ng sinabi ni Chantel kanina, sayang nga yung sa top lane, which is supposedly they can make it a double kill. Pero at least they were able to secure a one kill dito. Sa middle lane, direct Popeye dito. Tingnan naman natin sa bilang banda. Naupo, ayun. Kaja has been taken out from the fight, pero another one. Gabu, naupo, wala nang buhay Solenia as well, pero disengage na for Brew Crew H2H. So medyo masakit na nga yun, namatayan sila ng isang Kaja, which is initiator nila sa early stage ng game. Divine Judgment man lang sana na ibitaw bago siya namatay. Oo nga, para may nahila na agad pa pala yun. And dahil dun, guys, sa nangyari sa may middle lane, nagkaroon ng space dito yung Cho ng Peso Production na mag-push ng Tore dito sa top lane. At habang nangyayari naman yun, pumunta yung Cecilia tsaka Kaja sa top lane, nag-turtle objective naman din ang Peso Production. So dahil dun, lumaki agad ang kanilang gold lead against Brew Crew PH. Pero ang lagi natin sinasabi, gaya na sinabi mo kanina pala ng umpisa, si Cecilia kasi for the late game talaga magbibigay ng damage. So yun yung kailangan bantayin dito ng Peso Production. Mm-hmm. Tama nga dyan, especially itong Kari na to. Tsaka yung Cho as well, itong Cho na to, marami itong pwedeng gawing role sa laruan natin dito. Pwede siyang segue push, pwede siyang damage dealer. Pero for Kari na ko po, feeling ko lang din, even Thumbs, even Hylos, mapupunit dito sa Kari na to later on in the life. Pero so far, Peso Production sa early stage ng game, nakaka-rotate sila ng maayos, which is supposedly, ayun na nga, bibigyan na nga yata, pero there's a flicker pa rin para sa no, Kari. Wala masyadong burst actually come from Brew Crew PH, pero yun yung kanagandaan kasi nakikita natin na talagang
gusto nilang kuhanin agad is the carry. Pero sayang lang yung mga ganun kasi supposedly pwede nilang pang peak of play yun. And nakita natin for a peso production naman. Nagiging aggressive na sila dito. Pero wait lang mga kaibigan, si Ming dito halos wala na buhay. Glorious pathway naman para kay Vin. Pero sa may bandang likod, you chose sumisipa pala sa may Gedli. And that is Katakuri na makapatay niya. Hindi pa nabos ang laban kasi tumatakbo dito ang ating player come from peso production. At nandito na F4 sinamahan na si Sanchay. Patay lang din naman si Parivin. Nako po, patay na patay talaga mga kaibigan. And for that one, for kagad ang ating score in favor of peso production. Nako, medyo kakaibang galaw talaga ng peso production. Sa napansin ko lang, hindi lang sila pang late game. Meron din silang pang early. May Esmeralda sila, tapos yung show nila, nakikita natin, hindi siya more into objectives, pero more into a team fight. So nakikita nyo, bigla-bigla na lang dumadating din sa mga bakbakan. Pasok na pasok ang mga backup din naman dito ni Cho. So maganda, especially yung ano yung early game potential din dito ni ano ni Esmeralda. Dumadive sa tower. So good team fight 'yon para sa kanila. Kasi kanina parang ano na siya, parang naging bait siya for Brucro na mag-engage ito at team fight, pero nakatakas pa rin siya. Dahil doon, nabigyan na space yung Cho para mapatay or ma-assassinate dito yung Kimi, kasi talaga yung Kimi tinarget niya. So tama yung sinabi mo noon na more into team fight or pitas dito ang ginagawa ni San Cho. Tas afternoon diretso sa objective, pag kailangan ulit siya sa team fight, that's it. At kaya na nangyari kanina sa unang turtle natin for this match, guys. Again, peso production nakuha nila dahil tinry nilang i-defend yung Cho sa top lane. Oo nga eh. So parang naano sila doon na na-funnel sila sa top lane, kumbaga nakita nila na may Cho na si Segway for a tier 2 tower. Pero ito na nga si Vin na isaarang dito coming from Gabu, pero yun nga lang, kulang sila sa damage output. Here comes Void na upo, bumitaw ng kanyang ulti with a glorious pathway, pero disengage, it's too late my friend. So nataas na ang Hylos din doon. Muntik na siguro kung katabi lang nila yung carry, pero yun, hindi titipid din ng skill mga kaibigan. Oo, gamit na gamit yung sipa ni Cho dito. Parang galit na galit na manipa ng mga kalaban against Brucro. Eh, kita natin yung kanina, kamuntikan mamatay yung ano yung Hylos dito ng Brucro. So, nandun yung damage nung carry. Hindi lang natin masyado nakikita umaarangkada pagdating sa team fight. Pero item check nga tayo dun sa carry, direct pop eh. Ayun, 5.9k gold. Ladies and gents, plus the endless battle para sa kanya. Grabe naman din. At kung titingnan nyo ang kanyang kalaban dito sa gold on the other side, si Kimi. Pero ang laki ng tambak dito. Almost 2k ang lamang niya. Halos pang team network na rin ang kalamangan dito ni Kari. Knowing the fact, wala pang kill dito si Kari. Hindi pa gumagana yung bounty hunter niya. 3 assists lang ang meron siya dito. So, ang kadalasan na kakakuha ng kill dito, si Cho, si Esmeralda, at saka si Valier. Pero nako, taba agad ng card dito ah. So what more sa late game? Ito na naman si Cho naman. Nako po. Uy, nako si Katakuri nga lang. Kita natin dito, napatay lang naman ni paring Gabo natin, pero nice ipit doon na isa si Silio mga kaibigan. Pero Guardian's Barrier for Gabo here. Void with a free hit on this carry. Patay ay buhay pa rin si Janchi. Pero kita natin, umuwi dito ang players ng Brucro and 4 peso production. They are trying to take this turret against Brucro and a kill as well for Void ngayon sa ating laban. Pumasok na si Thompson Rico with this vengeance spell. Pero disengage agad for peso production. At napakagandang zone out ang ginagawa dito ni Solenia. Grabe din mga kaibigan. As early as 8 minutes na oh. 8 minutes napakalaki na agad ng map control dito ng peso production. Parang ano pa ako ha? Parang hindi pa ako ready sa English cast. Tinry ko lang guys kasi magkakaroon tayo ng English cast. Para baka after nun hindi na po ako caster. But anyways guys, 2-7. Ang ating score 8 minutes and 40 seconds in third game time for Brucro dito. Gaya na sinabi natin, kailangan mag-scale up dito yung damage ng isang Sicilian kasi siya na din yung pinakaasahan dito ng Brucro pagdating sa late game. Kasi magiging free hit ni Kimi. Kumbaga, siya kasi yung may AOE tama na crowd control dito against peso production. So malaking bagay ang isang Sicilian dito for this Brucro. Exactly. And for this time around, wala pang nababasag ang Brucro dito. So medyo left behind talaga sila. Almost 10k na nga ang lamang dito ng peso production. Napakalaki na nun sa 9-minute game time. So far, naghihintay na lang din siguro ng Lord yung peso production to end this one out. Pero yun lang, si Solenia dito na huli. Nagtatago sa bush pero hindi sila nagkasya niyan eh. Sino ba yung kasama niya? Si Grak ata yun. Napakagandang ano, face check nung ginawa ng Brucro kasi napalabas nila sa bush, tapos automatic naka-ready yung Kaja para sa follow up. But anyways guys, kahit namatay dito isang Valir, kita natin damage ni Void guys. Talaga na mga napakasakit na dito ng carry sa mama pa ng Falling Starmon ni Ming with a double kill for Void. Grabe din mga kaibigan, first 3 kills ni Kari ngayon pa lang niya nakukuha, pero napakasakit na. I think meron na tong ano, item check nga, golden stuff yata to. Ay hindi, belt.
Meron na nga golden staff and belt. Belt? Wow, dalawa ka agad na kanina. Huli, silit natin. Endless battle lang to. Tapos biglang nagkaroon ng belt. So, napakabilis mag-farm ni paring, ano dito, paring carry or void na nga peso production, guys. Talagang pinataba sa kusina ang kanilang marksman dito. Tapos, may damage pa nakasama. Come from this Esmeralda. Kasi, tignan naman natin kanya item. Meron na siyang holy crystal. Nga, no? So, pwede. Hindi rin nagpapalugi dito ang Esmeralda. By the way, shoutout sa 1,200 viewers natin ngayon dito sa community Cup. Manalo dito, I mean, ngayong araw na to din, dire-diretso malalaman natin kung sino magcha-champion at makakapasok to fight against the pro teams na makikita natin next week. Ah. So, pwede, it might be peso production ba o Brew Crew, pero depende sa takbo ng ating bracket, ladies and gents. 256 po ang sumali for this qualifier 1 and 256 for qualifier 2. Grabe! Napakadami na talaga na naglalaro ng Mobile Legends, guys, kaya sa mga aspiring teams dyan na online, on-site, salihan nyo lang sa luhihan. Pero kita natin dito sa bottom lane, nagkapatayan ang isang Thumbs dito at ang isang Cho. Pero si Katakuri naman na nadali. So walang free hitter dito for Brew Crew H2H. 410 ang ating score for Peso Production. Mataas ang chance na makasira dito ng Inhibitor Turret kahit wala pang Lord. Kasi grabe yung damage per second na binibigay dito ng level 15 carry, guys. Si Gabo pumasok sa Alkabok. Pero kita natin dito, Falling Star mo, mga kaibigan. Sala niya naka-freaker out pa. Pero si Esmeralda dito tinitake ang damage ng turret. So, may patay lang din naman pero nandito naiwan si Pareng Gabo. Ayun, sinundo ni Void mga kaibigan pero it's not enough. Naku po, patay! Hindi, buhay pa din si Gabo! Boom! Ayun. Shoot! Nashutan! Mga kaibigan, patay din pero ang tagal nun ha. Oh. Ang tagal niya kinuha yung damage, lahat ng skill na pwede iba to ng Brew Crew. Most probably sa kanya din kinuha. And kita natin na, yes, napatay dito yung peso production, pero ang tanong doon, sayang yung Lord objective nila. Tama ka dyan. Dapat inantay na lang siguro nila para nagsabay-sabay yung minion wave nila. So, mataas ang chance dito ng Brew Crew na ma-defend itong level 1 Lord knowing that they have the Kimi on their lineup. Yep, mababali wala. Sa bagay, yan din ang napapasin ko din minsan sa mga ibang teams dito sa Community Cup. Ay, naku po, teka lang, pero si Vin dito napatay lang din. But still, well defended pa rin for Brew Crew for defending that level 1 Lord. You know, going back to sa sabi ko kanina, maiinit pa sa gatilyo tong mga to. So, pagka may mga pagkakataon na bumasag o pumatay, talagang ginagawa na nila. Unlike sa mga ibang teams, especially sa mga MPL teams and high level players na pro players, may patience sa tayo nakikita sa nila. Pero ito, grabe, patayan kung patayan talaga eh. Talagang sakit. Masakit na talaga Esmeralda carry dito for Peso Production. And alam naman natin na mag-good counter against a high loss ang isang Valir. So nahihirapan din dito. Pero another Falling Star man, guys, naka-ready lang din naman. A Divine Judgment dito, pero nakapasok si Void sa trono ng Brew Crew, mga kaibigan. Pero kita natin, that is Inhibitor turret down for the side of Brew Crew. And the bottom lane turret possible din makuha. Pero there is a minion wave for Peso Production. Kita natin dito, Gore's Pathway ay naiba to. Pero sila Varb nakatakas. Nasundot dito si Void, naiwan si Vin, and disengage for the both teams. Kaya nga naman din. And for this dalawang tier 3 tower na nababasag ng Peso Production and still they're trying to defend their own base. Napatay nila si Chow dito. Tatlo lang natitirang buhay on the side of Peso Production against 3 din as well from Brew Crew. Nice Divine Judgment. This is a carry. Naku po. Pero yun nga lang, kinapos ng damage. Hindi na tower lock. Oops! My baby patay. Grabe! Oops! My baby, TikTok pa. Alam natin kung ano yung mga pinapanood, guys, na TikTok ni Parisus natin. Pero Windtalker and Queen Swings para makompleto dito ang item ng carry ng Peso Production with that 15k gold for a Brew Crew. Yes, nakikita natin sa maganda Divine Judgment na de-defend nila yung kanilang base. Problem here is kapag hindi nila nababurst out yung hinihila, para nagiging turnaround kill pa for Peso Production. Oo, kasi parang libre flicker in yung ano eh, yung hero ng Peso Production, pagka nahila mo nga naman papasok, wala na siya ibang gagawin kundi bumitaw na lang ng skills. Libre pasok in, kumbaga. Pero for this carry, item na, napakaganda ng item selection din naman dito. For Kimi, last one item na lang. Pumapalag-palag na rin naman, kaso medyo mahirap na lang kasi nabasaga na sila ng tier 3 tower. Siguro kung di sila nabasaga ng tier 3 tower, makakita pa. Madali pa. Kasi wala sila talaga ano eh. Ang pinakakukuha na talaga din dito ng burst damage si Cecilion. Kasi usually, mas magandang gamitin na lang yung burst damage niya para makapatay agad. Pero anyways, guys, kita natin dito si Ming nakapag-flicker out
Wow! What an escape come from this Esmeralda. Mukhang turnaround kill pa yata kasi pinasok na ni Gabo with that wild charge si Void. Nandito na for the free hit and a flicker in as well para sa kanya, giving him a legendary on this carry. Grabe. Talagang napaka-worth it na rin talaga ng isang ano, Esmeralda with the flicker spell. Dati hindi ginagawa pero ngayon talagang gamit na gamit. And for this tier 3 tower sa bottom lane, basag na din. Level 2 Lord, kukunin ang peso production pero this time dapat mag-ingat na sila. Pag sabayan na nila yung Lord or wag na sila masyadong pumapalag doon sa loob ng base ng buko kasi masasayang kasi na naman kasi kanina yung Lord nila mag-isa lang talaga nga lumaban or hindi na nila nasamahan. And ito isang problema pala for Brook na napapansin natin. Yes, nandun yung Divine Judgment kaso problema wala silang instant burst para ma-pull off yung play na maging minus 1 agad yung players dito ng peso production kasi magaganda yung hila kasi nga lang hindi nila nabibigay yung supposedly damage. Siguro factor na rin dito yung level gap tsaka item gap ng mga players natin onto this match. Pero for Brook Crew, there is a chance to turn things around pagka napatay nila agad yung mga kailangan patayin. Mm-hmm. Tama ka dyan, Ate Shanti. And for this 20K na nga, 20K gold lead in favor of peso production. Napakalaki neto, mga kaibigan. Feeling ko ta halos tigkakalahati na. Here comes the level 2 Lord. Sa middle lane pupunta. So, kailangan depensan talaga to. This is gonna be a problem for Brew Crew. Nako, paano nila? Feeling ko, gamitin na nila yung mga skills nila sa pag-minion wave clear lang muna. Oo. Eh, nasa patayan. Ito, doon na nila guys. Pero kita natin, sumagasa dito si Paring Gabo, si LaVarb, nandun, pumasok sa loob ng fountain. Pero buhay pa rin mga kaibigan, legendary na dito para sa isang carry. Pero shutdown, it's gonna be a 3 versus 4 on this match. Double kill para kay Paring Enrico natin. And na-defend guys ang Lord para sa ating laban. Pero that is it. Tinapos ni Paring LaVarb. Peso Production wins game number 1. Grabe.